Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Eto na ang mga maiinit na balita mula sa mundo ng PBA. Team ng Phoenix, ibebenta na. Kaso nga lang, may nakikitang problema sa kredibilidad ng posibleng makabili dito. Ano kaya yon? Mas pinalakas na Calvin Abueva ang makikita daw natin sa mga unang season niya bilang Magnolia player. At One Ginebra Nation, mas katatakutan palalo kung matutuloy ang player na to sa kanila. Sino kaya siya? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pa-support na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Katulad nga ng mga binabalita natin noong mga nakaraan, mukhang malapit na magkatotoo yung balita na ibebenta na ni Phoenix team owner Dennis Uy ang prangkisa ng Phoenix. Ayon sa pinakasikat at pinagkakatiwalaang source sa PBA na si Sir Snow Badua, ibinulong na daw ng mga kuliglig niya na ang bibili sa prangkisa ng Phoenix ay ang Pure Gold Company na pagmamay-ari yon ng kilalang businessman na si Mr. Lucio Co. Kaso nga lang, may pangamba ang ilan na baka ang mangyari sa team ng Phoenix pag naibenta na ang prangkisa nito, maging farm team na lang ito sa PBA. Yan yung tinatawag sa mga teams ngayon sa PBA na itinetrade yung mga superstar at future superstar nila sa mga paluging deal sa mga malalaking team sa PBA. Pero ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial, wala naman daw farm team sa PBA. Medyo nakakapanghinayang lang kung matutuloy nga ang pagbebenta ng Phoenix at kung may katotohanan yung balita na posibleng maging farm team sila sa PBA sa hinaharap. Talagang nakakalungkot yon. Sa kasalukuyang lineup kasi ngayon ng Phoenix, talagang malaki ang future ng team na yon. Pero oobserbahan pa din natin, masyado pa kasing maaga para masabi na magiging farm team nga sila sa hinaharap. Eto mga boss, magandang balita to para sa mga fans ng Magnolia Pambansang Manok. Ayon kasi sa isang interview sa pambansang agent ng PBA na si Mr. Danny Espiritu, natanong sa kanya kung ano ba ang dapat asahan ng mga Magnolia fans sa pagkakalipat sa team na yon ni The Beast Calvin Abueva. Ayon kay Sir Danny, nakikita niya daw na mas pinalakas na Abueva ang makikita natin sa mga unang season niya bilang Magnolia player. Kasi daw, mukhang na-overcome na ni The Beast yung mga mabibigat niyang problema noon. Na nakikita niya daw na mukhang ayos na ang aura ngayon ni Calvin Abueva. Sinisiguro niya na dahil nga wala nang masyadong mabigat na problema ngayon si Calvin, asahan daw natin na mas lalong matutuon ang focus nito sa paghahalimaw niya sa court. Na makikinabang talaga doon ang bago niyang team na Magnolia. Minsan kasi, ang sumisira talaga sa player, yung mga pinagdadaanan nito. Pero sa kaso naman ni The Beast, kahit na may mga nagsasabi na mabigat talaga ang naging problema niya noon, still na isa pa din si Abueva sa pinaka-inaabang ang player sa PBA. Lalo na ngayon, na sobrang laki na talaga ang nagbago sa asal ni Calvin sa loob ng court, na hindi na siya gumagawa ng mapapisikal na galawan na wala naman sa rule ng basketball. At dahil nga sa nabawasan na yung mga mabibigat na iniisip ni The Beast, asahan daw natin na matinding Calvin Abueva ang maghahalimaw sa pagbabalik ng PBA. Kayo mga Magnolia fans dyan, excited na ba kayong makitang maghalimaw sa court si The Beast? Suot ang Magnolia jersey? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Eto mga boss, ang huli nating pag-uusapan. Dahil nga sa balitang tuloy na ang pagbebenta sa prangkisa ng Phoenix at may posibilidad daw na ito ay maging tinatawag na farm team sa PBA, may mga lumalabas agad na balita na yung kanilang superstar na si Jason Perkins posibleng kuhanin daw ng SMC Teams. Kung makukuha nga ng SMC Teams itong si Jason Perkins, siguradong magiging napakalaking additional niya sa SMC Teams. Halimbawa na lang, kung sa San Miguel siya mapupunta, siguradong may kapalit na ang MVP nila noon na si Arwin Santos. Kung sa Magnolia naman, siguradong magiging super team sila. Alam naman natin kung gaano kalakas at kabarako sa ilalim ang naging tambalan nila noon ni Calvin Abueva. Kung sa Ginebra naman siya mapupunta, siguradong mas katatakutan palalo ang team na yon.
imagine niyo na lang ang magiging triple tower nila na yung mga barako sa ilalim na sila Japet Aguilar, Christian Stan Hardinger, at kung magkakataon, itong si Jason Perkins. Solidong-solidong frontline yan mga boss pag nagkataon. Aabangan natin yan mga ka-SLC. Kung sa pagbebenta ng prangkisa ng Phoenix, kasabay ba din noon na unti-unti nang magkakahiwalay-hiwalay ang mga naging superstar ng prangkisa na yon? At sino mga malalaking teams kaya sa PBA ang makakakuha sa kanila? Tama kaya ang ating mga rumors? Kayo mga boss, kung matutuloy sa ang team nyo gustong mapunta ang premyadong big man na si Jason Perkins, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Yan ang mga balita natin ngayon. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Tony Lakayanga, kay Boss Emerson Arago Vlog from San Pedro, Laguna. Shoutout din po kay Boss Ronald Verbosidad, kay Boss Dennis Lamsang, pati kila Elena, Leila at Bonbon Lamsang from Pampanga. Shoutout din po kay Boss Michael D, kay Boss Danmark Cantos. Shoutout din po kay Ma'am Mary Jane Dimesa, kay Gansky TV. Maligayang kaarawan kay Boss Ryan Tagum, kay Boss Jonathan Aquino. Shoutout din po kay Boss William Pabalate from Pilar, Bataan, at kay Boss Marlon Elarcosa from Iloilo City. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.